everyone, welcome back to our channel. And for today's video, guys, gagawa ko na comparison between two mascaras from Maybelline. So this is the Hypercurl Volume Express Waterproof from Maybelline. Ayan. And then the another one is the Lash Sensational Waterproof na mascara. Yan, ito naman siya. So, di pareho guys, nabili ko sa Maybelline Counters SM Department Store. So, lalagay ko na lang guys yung price nito dito sa screen or kaya sa aking description box below at saka other informations about these two mascaras ng Maybelline. So, guys, for as far as I know ngayon is mas mura to talaga kaysa dito kay Lash Sensational. So, mas mura si Hypercurl. So, guys, for me, I just wanted to try yung kung paano mag-work itong dalawang mascara sa aking eyelashes kasi sobra, guys, nipis at ikli ng aking eyelashes. Sobra, as in, halos mabibilang mo lang yung mga eyelashes ko. And then, yeah, itatry din natin, guys, kung maganda pa to at saka kung hindi siya smudgeproof at saka kung tunay yung kiniklaim niya na ito ay isang waterproof na mascaras. Then yan guys, mapasin basa-basa pa yung buho ko and saka nakaayos ako kasi pupunta ako ng post office kasi may nagbigay sa akin ng letter or yung parang card para may ikiklaim ako or kukuhanin ako na padala from Korea. So it's a collaboration from a company from Korea. So abangan nyo guys yung aking video about this. So yun. And then pupunta rin ako ng SM para bumili ng aking stuffs dito sa pangailangan ko. So yan, medyo nakaayos ngayon ang inyong ate girl. Ayan, makikita nyo naman, di ba? May pa-eyeshadow patch, and so ganyan. So yun guys, medyo lumapit lang ako ng konti sa aking, so sorry dyan sa aking mga background. Kung makikita nyo naman, napakagulo. Ano po? Ayan, sige, wait lang ha. Ating itatabi lang ng konti. So yan guys, I'm okay na. So, ito guys yung aking mga yung aking eyelashes. So mukhang makikita nyo guys as in sobrang nipis niya lang, sobrang ikli niya lang. Ayan, makikita nyo halos wala pa siyang, siguro wala pa siyang 1 cm. Ganun ba 'yon? Basta ganun, halos wala pa siyang 1 cm kung makikita nyo yung aking eyelashes. At kung tatabingin naman ako guys, ayan, kung makikita nyo, ayan oh, sobrang ikli lang niya. Kaya talaga ho guys is mas ino no offer, mas inaano ko yung sarili ko guys, mas pinipili ko guys yung mga klase ng eyelashes, mga mascaras na kung saan makakapag volumize, lengthening, tama di ba? Lengthening at saka yung maha talagang curl ng aking lashes kasi guys yung lashes ko na is manipis na nga, maikli na nga, tapos sobrang down pa niya kapag walang kahit na anong mascaras o kaya kapag hindi ko siya kinurl. This is my curling curling lashes, ayan, curler, ayan. So this is from, yan diba, madumi-dumi pa. So this is from Ever Bilena guys, nabili ko sa Ever Bilena, matagal na. So yan, i-curl ko lang guys yung aking lashes. Ulitin mo guys sa pag-curl ng lashes, as in, sobrang hirap na hirap ako kasi sobrang ikli talaga niya. Alis hindi lahat makagip ng curler. Ayan kung makikita niya. Kita niya ba? Ayan o. Halos na unti lang ng tumataas ng gumaganon. Kumakurl. Kaloka. At hindi ako nabiyaan ng mahabang lashes. Why ganon? So guys, okay na ako sa pagkaka-curl ng aking lashes kahit na hindi nyo naman masyado nakita yung curl, yung ganon ng aking lashes. So yan guys, on my right side and then sa inyong left, tama ba? Basta sa right side ng aking eyelashes na aking mata is nagamitin ko is itong Lash Sensational na waterproof. And then sa kabila naman guys is yung Hypercurl na mascara. So, yan na guys, yung pagkakalagay ko dito sa Lash Sensational na mascara. So, one coat pa lang yan guys and medyo patutuin lang natin siya ng konti. And then, ngayon naman is gagamitin ko itong Hypercurl Volume Express dito sa aking left side ng eyelashes. So, kasi guys, itong tawag ito, Hypercurl, medyo matagal na siya sa akin. So, magwa 1 year na yata to sa akin nung ngayon, simula nung
nabili ko to. Ganyan na guys yung pagka-apply ko dito sa aking left side with Hypercurl Volume Express na mascara. And dito naman guys, yung Lash Sensational ng Maybelline. So, napansin ko na, sorry guys ha, kasi tinitingnan ko yung sarili ko kapag nung zinom ko yung sarili ko sa sa camera, pero hindi talaga niya makuha yung mga lashes ko sa sobrang ikli, as in. So, dito guys, ang pansin ko lang, dito sa Lash Sensational is meron siyang mga nag-fall out. So, hindi ko alam kung ano yun. Basta may mga itim-itim na pumapatak. Eh, bagong bili ko pa lang naman yan. And then, dito rin guys, sa, tawag dito sa Volume Express, Hypercurl Volume Express, ayan, meron din siyang mga puti-puti, mga itim-itim na pumapatak-patak dito sa aking cheeks. So, ito kasi, pero understandable yun kasi nga, 1 year ko na siya nabili and medyo, ano na rin siya, hindi na siya ganun kaganda yung consistency. So, yun, bibigyan ko yun ng point para dito. And then, dito guys, kasi kabibili ko pa lang sa kanya, wala pa siyang 1 month, and then yun, nakita ko na may mga nagpapatak-patak na dito sa aking cheek area, dito to sa aking under eye area pala rather. So, yan, hindi ko alam kung bakit, and hindi pa naman siya tuyo, as in. So, ayan guys. So, sa personal is, sabi nga, ito kasi, sabi, Hypercurl Volume. So, ang tendency nun is, mapapanatili niya yung pag-curl ng lashes mo. Pero, on this case, guys, dahil nga sobrang ikli ng lashes ko, hindi siya, I can say na hindi nag-curl, hindi niya napanatili. Actually, guys, medyo nag-ano pa nga siya, oh. Medyo nag-down yung iba kong lashes using this Hypercurl. Samantalang dito, guys, sa Lash Sensational is curled pa rin siya. Andun pa rin yung maganda yung pagkakaano ng product, pagkakalagay. And then, hindi rin siya nagbubuo-buo. And then, hindi rin siya clumpy. Even though, guys, pero naman silang hindi clumpy. Ganyan. So, yun. Maglalagay ako guys ng pa-second coat para makita nyo kung may pagbabago ba or kung magle-lensening pa ba siya. So yun guys, nalagay ko na yung pa-second coat dito sa aking eyelashes. And then, as ano pa rin guys, ganun pa din talaga yung Lash Sensational. Hindi siya nagbabago, hindi napapanatili niya yung pagka-curl ng lashes ko. Samantalang dito guys, so ginamit ako ng Hypercurl Volume Express is talaga nagda-down yung lashes ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi doon na sa consistency ng aking Hypercurl Volume Express. Kaya ganun. Kasi nga yun nga medyo may katagalan na. And then medyo malapot-lapot na guys talaga yung kanyang consistency. Kaya siguro bumibigat na or talaga nata-down ng Hypercurl Volume Express yung aking eyelashes. So yun guys yung mga napansin ko. And then yun lang as of the moment. And parang naman sila guys, hindi pa rin nag-clump on the dalawang beses ko ng pagkakalagay ng mascara. So, wala akong nakitang pagka-clump sa aking eyelashes o yung parang kumakapal na pangit ng tingnan yung eyelashes mo. So, babalik ako mamaya and alis lang ako doing some errands for today. And yun nga, babalik ako para matingnan guys kung waterproof ba talaga siya dito sa aking under eyes. Kasi guys, dyan talaga yung dumadami. Kapag nagtatagal na yung oras, ganyan, nagkakaroon ako ng itim-itim dito. Yung parang humahawa or humahawa yung yung mascaras dito. Parang nagkakaroon siya ng transfer dito sa aking lower eyelids. See lang guys, and I will be back later for my final check-in para dito sa eye mascaras ng Maybelline, which is the Lash Sensational at saka yung Hypercurl Volume Express. So hi guys, ako ay muling nagbabalik sa inyo at kararating ko lang ng bahay. And by the way guys, I'm very sorry kasi hindi ko na napakita sa inyo yung oras na kung anong oras ako umalis kanina. So guys, ang umalis ako kanina is nasa mga 10 AM ganyan, and right now is mag 4 PM na. So ilang oras na nakalipas? Halos magsi 6 hours guys yung lumipas simula nung umalis ako ng nailagay ko to, tapos umalis ako ng bahay yon 10 AM to 4 PM. So yun guys, dito ko na matitingnan, yun ko pala matitingnan guys, yung itsura ng aking dito,
kung nag-transfer ba siya or hindi. At saka yung lagay ng lashes ko. So guys, yan. Hindi ako nagsalamin. Nag-blot lang ako ng face ko using 8 tissue paper. So as you can see, talagang ang pagkalapot-lapot na ng itsura ko ngayon. Kasi super oily na, ganyan. And sobrang init ngayong araw na to. Hindi ko rin alam kung bakit. Tapos samahan pa ng sobrang traffic sa labas. Ay nako, ay grabe. Sobra-sobra. So yan guys, ito na. So, titingnan ko lang guys yung sarili ko sa salamin. And, base ngayon sa nakikita ko is, tingin ko guys, mas nag-transfer itong si Lash Sensational dito sa aking lower eyelids kaysa dito kay Hypercurl. Even though guys, both of them is waterproof. Pero hindi naman sinabi guys na siya ay smudgeproof or anything, waterproof lang yung kineclaim niya. So, ayan. And then, pagdating naman guys sa lashes ko is, pareho na silang bagsak. Yun lang yung napansin ko ngayon. May mga ilan-ilan na hibla ng aking lashes dito sa kanan na medyo nakataas pa. Pero guys, dito sa kaliwa, which is ginamit na ko ng Hypercurl, is naka-down na talaga siya, nakababa na siya. And then, at the same time naman guys, is wala naman silang, hindi naman sila yung parang super nagbuo-buo pa. Ganyan yung parang halos dikit-dikit na nag-clump, ganun-ganun. Hindi naman. Wala naman ako napansin na kahit na ano guys sa dalawang ito kapag ginamit mo. So yun guys, kung papipiliin ako dito sa dalawang to, kung alin na mas pipiliin ko guys yung Lash Sensational ng Maybelline kaysa dito kay Hypercurl Volume Express. Kasi guys, mas gusto ko yung pag-apply niya or yung ang kanyang consistency when it comes to my eyelashes kaysa dito. Kasi ito guys, medyo nagbubuo-buo nga siya dito sa aking lashes. Tapos, hindi niya napapanatili yung pagka-curl. Dito naman guys, is even though hindi rin naman niya masyadong napanatili yung pagka-curl ng aking lashes, pero nagbigay naman siya ng lengthening effect sa aking eyelashes. At saka, volume. Medyo nakakita ko rin na meron siyang kaunting volume na inilagay basta, maganda yung pagkaka-coat mo sa iyong lashes. And then guys, dito din is mas kahit na mag 2 coats ka, hindi siya nagka-clump, hindi siya nagdidikit-dikit, hindi siya mukhang pangit na tingnan sa eyelashes. So, mas okay to for me. And then guys, dito naman if dito kasi guys, medyo may kamahalan to. I guess this is less than 400 pesos man guys, kung hindi ako nagkakamili. And then ito naman is less than 200 pesos. Basta guys, kung nagtitipid ka, ganyan, mas okay na din naman tong bilhin kung panama lang sa budget or kung tight budget ka. Tapos gusto mo lang din naman ng isang magandang klase ng mascara. So, may recommend ko guys sa inyo itong si Hypercurl Volume Express ni Maybelline. Yun lang guys, yung comparison ng two products ni Maybelline, which is the Lash Sensational at saka itong Hypercurl Volume Express Mascara. So guys, nasa sa inyo yan, but for me talaga, mas gusto ko itong si Lash Sensational Mascara ni Maybelline. And that's it for today's video. And I hope you consider subscribing on my channel guys if you haven't subscribed yet. And of course, don't forget to click the notification bell para maging notified ka sa aking future videos. And nandyan guys, sa baba sa description box ang aking mga social media accounts kung saan pwede nyo akong i-follow para naman mas makilala nyo pa akong mabuti. So that's it guys, and thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!